Let us open our Bible on Jeremiah 3:15. Praise the Lord. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay. So, sinasabi po dito, magbibigay ako sa inyo ng mga pastors ayon sa aking puso na magpapakain sa inyo ng kaalaman at pangunawa. So tayo na mga pastors na itinilaga ng Diyos sa kanyang mga tupa o sa kanyang mga anak. According sa sinabi dito, I will give you pastors according to mine heart. So tayo na mga pastors, kailangan alamin natin ano ang heart ng Diyos. Ano ang puso ng Diyos. Kasi ihahandle natin ang mga tupa ng Diyos according to the heart of God. Unang-una, ano ang puso ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life. So ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang only begotten Son para hindi mapahamak ang tao. So ang objective ng pag-ibig ng Diyos is that to save us. So ikaw na mag-handle ng mga tupa ng Diyos, anong objective mo according to the heart of God, how to save these people from their iniquity, from their sin, or from the so-called yung kaparusahan na mapapataw sa kanila dahil sa kasalanan. Paano mo sila iligtas? So, kailangan natin sila i-feed, no? Pakainin natin sila ng knowledge and understanding. Ano yung knowledge na yan? Malaking posibilidad ang sinuman sa kanyang mga tao, tupa, mapapahamak kung magkukulang ka ng knowledge. Kaya maraming napapahamak sa mga machines o machineries. Yung iba na puputulan ng kamay, yung iba nakain yung katawan sa meal or whatever, dahil kakulangan nila ng knowledge. Hindi nila alam yung mga bagay-bagay, yung iba na koryentihan, dahil sa kakulangan ng knowledge. So ganun din po sa mga tupa ng Diyos. Kinakailangan natin sila i-feed ng knowledge. Kailangan natin silang busugin ng kaalaman. So tayo na mga pastors, kailangan natin mag-study. Kailangan natin mag-search sa Holy Scripture para anuman ang nakikita nating kakulangan sa kanila ay pupunuan natin ito sa salita ng Diyos na siyang magbibigay ng pagkakumpleto sa kanila para malayo sila sa pagkakasala. Malayo sila sa magiging ma-deceive. Malayo sila sa paglilinlang sa mga masamang espiritu. At yung understanding, paano natin sila turuan na mag-depart sila sa kanilang kasamaan? Paano natin sila turuan na mag-depart sila from iniquity? Because understanding is to depart from evil. So, lahat na nakasulat dito sa banal na salita ng Diyos, nandiyan na lahat paano natin sila bigyan ng understanding, bigyan ng knowledge para lang sila makaangkin ng kaligtasan. Kaya, ano pa ang gusto ng Diyos na gawin ng mga shepherds sa mga sheep? Basahin natin. Jeremiah 23 verse 4. Praise the Lord. And I will set up shepherds over them which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Yan. Ha?
Nilagay ng Diyos ang mga tupa o ang mga pastor sa kanyang mga tupa para pakainin sila, para hindi na sila matakot, hindi sila manghina, ni magkukulang man sila. So, nasa atin yung tinatawag na task na binigay ng Diyos sa mga pastors, kung paano natin turuan ang mga tupa ng Diyos, kung paano sila hindi magkulang ng kaalaman, at kung paano sila hindi na matakot anumang mangyari dahil sila ay ligtas. Paano natin sila mabigyan ng courage, no? Panahon ng kanilang pagsubok, panahon ng mga ano-ano pa mang mga persecution sa buhay nila. Kailangan marunong tayong mag-comfort sa kanila. Kailangan tayong marunong tayong mag-encourage sa kanila. Na hindi sila ma-dismayed, hindi sila matakot. Kaya tayo na mga lingkod ng Diyos, kinakailangan natin ang wisdom from on high. Kailangan nating hingiin sa ating Panginoong Diyos. Kailangan nating saliksikin lagi ang banal na salita ng Diyos. Kasi nandyan lahat ang kasagutan ng pangangailangan ng mga tupa ng mga anak ng Diyos. No, huwag tayong patamad-tamad o makupad. Huwag. Kailangan maging sikap talaga tayo. Kailangan maging bookworm tayo, kumbaga pa. Kailangan Genesis down to Revelation. Kailangan natin yan suriin ng husto. Kailangan talaga natin yan alamin ng husto para anumang mga related na mga cases na hinaharap ng ating mga tupa at merong relation sa mga nangyayari sa Bible. So marunong tayo kung paano natin sila gabayan. Alam natin paano sila warningan. Alam natin kung ano nararapat nating gagawin. Kasi napaka-importante itong feeding the flock with the word of God. Bakit? Basa Matthew 4 verse 4. Praise the Lord. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Yan. So habang nabubuhay ang tao, kasama na ang necessity dyan, ang spiritual feeding by the word of God. So habang nabubuhay ang tao, hindi mo na yan pwede ihiwalay sa word of God kung gusto niya ng kaligtasan. Kaya tayo na mga pastors, tayo na mga shepherds of God, kailangan talaga natin i-feed ang mga kaluluwa ng mga tupa na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin sila i-satisfy. Kailangan natin sila pabusugin. Kailangan natin sila bigyan lagi ng kasaganahan sa banal na salita ng Diyos para hindi sila magkulang, no? Sa pagharap ng mga pagsubok o mga tukso. Alam na nila paano i-resist ang temptation. Alam na nila paano i-overcome ang mga trials. Alam na nila paano i-apply ang banal na salita ng Diyos sa harapan ng mga pangyayari sa sanglibutang ito. Praise the Lord! So, kailangan magbigay tayo ng warning. Ngayon, pag nakita mo naman yung mga children of God, kahit enough pa ang binigay mo ng word of God, pero kung sila naman ay ayaw talagang sumunod, ayaw talaga nilang tumalima, huwag ka naman ding madismaya. Katulad sa sinabi ni Moses, na nagsabi na si Moses, "Lord, ako na lang ang burahin mo sa Book of Remembrance." Para bagang si Moses, ano na siya masyado, desperated na siya masyado, wala na siya. Para bagang sa nakita niya sa kongregasyon na hinhandle niya na nagdi-disobey in spite sa mga binibigay na word of God sa kanila, na nahawaan si Moses ng discouragement. Gusto na rin niyang magpabura. Pero hindi yan pwede sa atin. Tayo na mga pastors, huwag nating gawin yan. Kasi meron pa namang iilan na sumusunod. Praise the Lord! Huwag tayong magpahawa doon sa mga disobedient. I-pray lang natin sila. I-commit natin sa Panginoon. Nasa kamay ng Diyos ang judgment. Nasa Kanya ang lahat. Kaya tingnan natin anong sinasabi. Hindi kasi ibig sabihin, nag-feed ka ng flock,
lahat 100% na sila sumusunod. Mas mabuti kung 100%. Eh kung itong nangyari sa panahon ni Moses, anong nangyari? Basahin natin. 1 Corinthians 10, 3 hanggang 11. Praise the Lord. And did all eat the same spiritual meat? And did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now, these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Yeah. They eat the same manna. They drank the same water out of the rock. But what happened? Many of them were overthrown in the wilderness because some of them committed idolatry, some of them committed fornication, some of them did murmur, some of them are complainer. Kaya, itong lahat na nangyari sa mga people of God, which is the Israelites, this is for our learning. Para ito sa atin na matuto tayo ng lesson mula sa kanila. At ito rin ay pinakita ng Diyos sa buong madla para itong darating na sanglibutang ito ay matuto rin sa mga nangyari ng unang panahon para huwag nilang tularan ang mga kasamaan na nagawa ng mga children of God nung unang panahon na napakarami sa kanilang na-overthrown sa wilderness. Napakarami sa kanilang na-chock sa tinatawag na quail, yung flesh. Kaya, we have to give this warning to our congregation. Praise the Lord. Huwag nating kalimutan ito. Para hindi mag-isi-isi ang mga anak ng Diyos. Alam mo, hindi basta-basta. Obligasyon talaga ng pastor ibigay ang warning. Obligasyon talaga ng mga tagapagbantay ng mga kaluluwa. Bigyan talaga ng pauna. Paunahan mo sila sa mga warnings. Kasi nakakalungkot talaga ang mga nangyayari sa mga nakaraan panahon. Bakit? Matapos niligtas sila from Egypt, dahil sila ay hindi nakaalaala sa kabaitan at kabutihan ng Diyos, they provoke God to anger. O, tingnan mo, napahamak sila. Ganon din sa langit. Gaano sila nilalang ng Diyos na extraordinarily, pero anong ginawa ng mga angels, katulad ni Lucifer, lumaban sa Diyos. Pero anong nangyari sa kanila? Basahin natin. Jude 1, 5 and 6. Praise the Lord. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. See? After they were delivered or saved out of the hand of Pharaoh in Egypt, but they are being destroyed by God because of their unbelief. After they were created extraordinarily, the angels in heaven, but hindi sila naging kontento sa kanilang first estate. Gusto pa nilang paluhurin ang Diyos at sila na ang maging dakila sa langit. God did not spare them.
Hindi sila niligtas ng Diyos. Kaya, huwag tayong magpaisi-isi. Once the Lord feed you with the Word of God, take heed that you will not violate, you will not disobey. Kasi tatamaan ka talaga ng kahatulan ng Diyos. Kahit niligtas ka sa pasimula, ipapahamak ka ng Diyos. Kahit nilalang ka ng Diyos na extraordinarily, hindi ka i-spare ng Diyos. Kaya, warning ang kailangan nating ibigay sa lahat na huwag tularan ang nangyari doon sa langit ni Lucifer. Huwag tularan ang nangyari sa wilderness sa mga Israelites. Kailangan tayong manginig sa harapan ng Diyos. So, karapat-dapat lang magbigay tayo lagi ng warning. Praise the Lord. Basa, Ezekiel 3:17. Praise the Lord. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth and give them warning from me. Yan. Huwag kang mag-imbento kung anong ituro mo sa mga tupa ng Diyos. Huwag kang mag-imbento sa sarili mong batas. Huwag kang mag-imbento sa sarili mong way. Huwag kang mag-imbento sa sarili mong doktrina. Doon ka makinig sa Diyos at ano yung napakinggan mo sa Diyos at ano yung natutunan mo sa Kanyang mga banal na salita, that you teach, that you do. Praise the Lord! Yun ang gawin mong doctrine, yun ang gawin mong teaching sa kanila or preaching sa kanila. At lalo't higit sa lahat, give them warning. Magbigay ka sa kanila ng warning. Kaya tayo na mga watchers, huwag tayong pabulag-bulagan. Tayo na mga watchers, huwag tayong maging pipi, cannot bark. Tayo na mga watchers, huwag tayong patulog-tulog. Lover of slumber. Yung bang laging natutulog. Mas mataas pa yung tulog kaysa study. Mas mataas pa yung tulog kaysa spiritual activity. Enough na yung pag nakatulog ka na na-refresh ka, huwag ka nang mahilig, sige, tulog-tulog hanggang maano mo na yung, ma-neglect mo na yung time na dapat mong gawin para sa, lalo't akong ma-assign ka na. Praise the Lord! Oo, di ba? There was a time na surprise si Pastor Bumisita sa isang kongregasyon. Naku, nadatnan niya yung missionary doon. Laging tulog. Kaya pala yung kongregasyon niya, hindi na naasikaso ng husto. Hindi na fix yung buhay spiritual nila. Kaya ayaw niya, basahin natin yan. Isaiah 56:10 and 11. Praise the Lord. His watchmen are blind. They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark. Sleeping, lying down, loving to slumber. Yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Yeah. His watchmen are blind. Bakit blind? Ano ang unang makapag-blind sa watcher? Gift. Ano yung gift? Yung binibigay ng miyembro sa iyo. Maka-blind yan. Kailangan, kung meron mang magbigay ng gift, hindi ibig sabihin, hindi mo na siya rebukin. Meron mang magbigay sa iyo ng love, hindi ibig sabihin, exempted siya sa pag nagkasala siya. Hindi, kailangan, hindi ka ma-blinded sa mga ganyan. They are all ignorant. Bakit ignorant? Eh, walang basa-basa sa Bible. Walang search sa Bible. Walang prayer dyan lagi na magsangguni sa Diyos kung anong kailangan niya. Kaya ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark. Bakit? Siyempre, mahilig man magtanggap ng mga bribery. O paano mo ma-rebuke? Kasi binibigyan ka ng maraming pagkain o pera para lang yung bibig mo mapuno ng karne. Tingnan mo yung aso na maingay, pasakan mo ng karne yung bibig, hindi na yung makabark. Tayo, hindi pwede ganun. Kailangan i-prioritize natin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. And all these things just will follow. Praise the Lord!
sleeping, lying down, loving to slumber. Yun na nga. Sobra-sobra na ang oras sa tulog. Tulog pa rin ang tulog. Tulog pa rin ang tulog. Wala nang magawa. Kahit naman sa pag-atupag sa kanyang mga karnero. Ayaw na talaga ng ating Panginoong Diyos na ganun. Yeah, they are greedy dogs. Greedy dogs which can never have enough. They are shepherds that cannot understand. No, hindi makaunawa. They all look to their own way, sarili nilang way, imbis doon makinig sa Diyos at yun ang i-gawin at i-apply sa nakinggan at natutunan at nabasa sa Bible, gagawa ng sariling way. Bakit? Eh, hindi nakakasunod eh. So gagawa nala ng sariling way para yun ang ipapasunod sa mga membro. So ang mangyari ngayon yan, you are blind leaders leading the blind followers. Lahat na kayo mapapahamak. They look to their own way, every one of his gain. Ang kanyang isip, laging ganansya. Laging sa sarili niya. Karnal, kumbaga pa. From his quarter. Kaya, napakahirap po. Na una, tayo na mga pastors, huwag tayong magkulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi tayo yung unang madidestroy. Kung madidestroy tayo dahil kulang tayo sa kaalaman, ano pa kaya ang mga membro natin? Lalo na, basahin yan, Hosea 4:6. Praise the Lord. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Yan. Sino yung priest dito na hindi na ginawang priest ng Diyos? You remember Eli? Hindi na siya ginawang priest ng Diyos. Unang-una, yung mga anak niya na mga sons of Belial na hindi sumusunod sa Diyos, hindi niya ito na disiplina. Kaya, kulang siya ng knowledge, kulang siya ng kaalaman. Hindi niya in-apply yung way of God. Hindi niya in-apply yung justice and judgment ng buhay na Diyos. Kaya pati ang mga tao na rin, nagkasala rin. Kaya napaka-importante ng role ng mga leaders, ng mga pastors. Kasi tayo yung nag-gabay. Tayo yung ginagamit ng Diyos na mag-lead sa mga tao. Paano na lang kung hindi tayo well-prepared, hindi tayo enough, tapos bulag pa tayo, anong mangyayari? Yun na nga, basahin yan sa Matthew 15:14. Praise the Lord. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. See? Pag ang leader ay blind, ang mga followers also are blind. Then, iaakay niya yung mga blind sa isang blind leader. Mapapahamak sila. Hindi nila marating yung pangako ng Diyos. Hindi nila marating yung mga sinasabi ng Diyos na kaligtasan. Doon sila sa kapahamakan. Kaya napaka-importante ang mga pastors na itinilaga ng Diyos sa kanyang mga tupa. According to His heart, dapat lang yun ang ating gagawin. Kaya kabisaduhin natin what is the heart of God, what is in the heart of God, anong meron dyan sa loob ng puso ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, I know whom I have believed and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So, particularly, alam ni Paul about the faithfulness of God to whom you committed. Yung sa kanya mo kinumit ang iyong lahat sa buhay mo. Alam ni Paul, kilala ni Paul ang Diyos na able siya na mag-keep sa mga bagay na kinumit mo sa kanya. So, ganun din sa lahat ng bagay. Alamin natin ang puso ng Diyos. Praise the Lord. Para yun din ang ating i-apply. Alam mo, nasubukan din ako niyan sa Manila pa ako. Nung may isang membro doon na pasukan ng masamang espiritu, sabi ng Diablo sa akin,
hindi ko ibibigay sa iyo. Akin na ito. Di, alam ko yung puso ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, bibigay niya ang buhay niya para sa mga tupa. Huwag lang mawala ang tupa niya. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yan sa iyo. Sino mang ibigay ng Diyos sa akin, hindi ko magpakailan pa man ibibigay sa iyo. Sinunod ko lang yung shepherd's heart. Praise the Lord. Yung pala, sinubukan ako ng Diyos. Kung maalaala ko ba yung ano ni Jesus Christ, yung ways niya ba? I am a good shepherd. A good shepherd giveth his life for his sheep. O, yun ang sinagot ko kay Taning. O kaya sa buhay natin, you handle the sheep of God according to the heart of God. Praise the Lord. Ganun. O, anong nangyari? O yun. Hindi niya talaga nakuha. Tinan mo si Sister Ray. Sister Ray may yun, ha? O, bago siya namatay, yung wish niya makarating dito ng June 15 kahit last na niyang punta. Nakarating yan dito. Ibig sabihin niyan, she was able to endure unto the end. Hindi siya nawala sa kamay ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sabi ko, Lord, it was you who kept her. I am just your instrument. Itong lahat ay sa inyo. Kaya, kung ano ipapagawa ng Diyos sa atin, gawin natin according to His heart. Praise the Lord. According sa kanyang puso. Hindi kay paghihingiin ng Diablo yung tupa na ibinigay ng Diyos sa buhay mo, ibigay mo rin. O sige, sa iyo na yan, Taning. Wag mong ibigay sa kanya. Maliban lang yung mga tupa na pupunta talaga kay Taning. Praise the Lord. Oo, pero kung sila hindi magpunta kay Taning, agawin ni Taning, ay wag mong bitawan. Oo. Pero kung yung mga tupa mo rin, inaalagaan mo ng husto, binibigyan mo lahat ng tararapat-dapat sa kanila, pero gusto talaga nilang magtalon, gusto talaga silang magpunta doon sa kabila, ay that is no longer in your control. Wala na yan sa control mo. Tinan mo mga Israelites. Pinakain, pinalaya, pinatawid ng Red Sea. Ayaw pa rin sumunod sa Diyos. Adi, nangapahamak silang lahat. Yung mga angels, ganun din. Kaya, tayo na mga watchmen of God o mga pastors, kailangan huwag nating kaligtaan to give always the warning. Praise the Lord. Last verse, pakibasa. Ezekiel 33, verse 6. Praise the Lord. But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. Yan. Alam mo na, watchman, nakita mo na parating na yung sword na papatay sa iyong mga sakop. Hindi mo sila binigyan ng warning by blowing the trumpet. You have to blow the trumpet. And the people be not warned because you do not blow the trumpet. If the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity. Nakuha siya sa kanyang mga kasamaan. Hindi mo siya binigyan ng warning. But his blood will I require at the watchman's hand. Pero kung nagbigay ka ng warning, meron mang makuha, hindi kasi singilin ng Diyos. Praise the Lord. Because you have blown the trumpet. Pinatinig mo yung, ito yung trumpet, word of God. Parinig mo lagi ang mga warnings. Kaya, let us always remember, let us handle the sheepfold of God according to the heart of God. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.